Mag-greet na akong bisaya. Mag-try hard ba? Okay. Daghang salamat sa inyong mga dong, mga dai, sa pag-view sa aking YouTube video, sa aking vlog. Sana mag-subscribe na kayo, mga dong, mga dai. Ha? Hindi ako bisaya naman. Parte kami ng Visayas. Iloilo. So, madamo, gid niya salamat sa inyong tanan. Sa pag-view sa aking video, sa aking vlog, sa pag-subscribe, sa mga nag-subscribe na mga ka-Ilonggo. Sa mga Bisaya, Jude, mag-subscribe na kayo, Day. Uy, sige na, Day. Sige na, Dong. 'Day, hello everyone. Welcome back again sa aking YouTube channel Anita Bonita. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-click na lang yung notification bell or subscribe button para every time na mag-up ako ng video, mano-notify kayo. So okay, bago ako magsimula, may gusto lang magpa-shout out. Yung dati kong ka-schoolmate nung high school, si Ted. Hello Ted, Ted Fantilio. Okay, ayan na ha, napagbigyan na kita. Your wish is my command. Yan, Ted. Ayan. Kasi sabi niya, every time na nababasa ko yung comment niya sa ano ko sa vlog ko, sabi niya, pa-shoutout naman next na ano mo vlog mo. Nakakalimutan ko. Ayan na, Ted. Shoutout kay Ted. Hi. Hello sa inyo dyan. Sa Miag-aw. Sa Banban. Ay. Sorry. Hindi pala Banbanan. Bakit Banbanan? Kubay. Taga-barangay Kubay. Shoutout sa mga taga-barangay. Damay-damay na. Lahat na. Sa mga kakilala ko sa Kubay. Hello sa inyong lahat. Kamusta kamutanan dyan? Sa mga classmate ko dati sa Kubay. Hi! O, di ba? Hindi lang ikaw na shoutout ko, Ted. Lahat na. Ang tanong ni Miss LJ... Ano to? LJ Juday. Subscriber ko to. Kailangan po ba marunong ka rin talaga mag-abla Espanyol? Mahirap po ba intindihin ang exam? Ayun nga. Nireply ko naman siya dito. Pero sabihin ko na rin, sa mga iba pang magtatanong na kung kailangan mag ano, kung kailangan marunong kayo mag-Spanyol, very important po ang marunong kayong mag-Spanish kapag kumuha kayo ng driver's license dito. Kasi nagtanong naman ako, meron naman silang English, parang ano ba yung pagkasabi ng profe ko? Parang may class naman sila na English class, ganun. Pero hindi daw ganun ka highly recommended, ah, para yun ang sabi niya sa akin. Kasi ito yun, sabihin na natin, ito yun, may parang seminar, ganun, parang seminar na English class sa yan, sa mga aaralin niyo dito, pero hindi sila totally deep talagang i-explain nila lahat. Sabihin natin ganun, ano, mag seminar kayo ng English dito, pero sa araw naman ng exam, mga day, ang exam is 1 to 30 lang yung mga yan. Pero, Spanish yan. Kaya, useless lang din. So, kung ang mga gustong kumuha dito ng license, unang-una, dapat marunong kayo mag-Spanish. And then, syempre, pangalawa, is talagang ano sa puso nyo at isipan nyo na desidido kayo na kumuha ng license dito, kasi unang-una isipin niyo yung gastos. Yung time din na instead na magtrabaho kayo, ako tinaon ko kasi na nakabakasyon ako ng mga panahon na yon. Yung practice drive kasi na yan, isisingit mo yan eh sa schedule mo, lalo pag nagtatrabaho ka. Mahirap. So yun, mahirap ang kumuha ng driver's license dito talaga. Very challenging para sa akin. Mahirap at very challenging. Yun. So, kailangan, pag nag-enroll kayo dito, wag nyong, ay, parang gawin yung ano lang na, sige, try ko. Try ko mag-enroll. No! Wag yung, try ko nga mag-enroll. Hindi. Kasi, unang-una, pag nag-enroll kayo, gumastos na kayo lahat-lahat. Seryosohin nyo na. Wag kayong magtapo ng pera. Maliban na lang, marami kayong pera. Pero hindi, waste pa rin ng time nyo yun eh. So, yun. Kasi,
yun nga kanina sinasabi ko, kahit na nag-seminar kayo ng English sa ano, sa driving school, sa theory pa lang na exam, Spanish na yon. Sa ano din, sa practical exam, yung final, ang examinador, hindi naman yan mag-a-adapt ng language nyo. Ang laging sinasabi ng, may isa kasi akong kasamahan, ano, English din ang gusto. Eh yun, bumagsak siya. Kasi nga, hindi siya gaano nakakaintindi ng ano, ng Spanish. Kasi sinabi ng profe, kasi sa araw ng exam pala, ito yun. Every time na mag-exam kayo, ang kasama mo is, sa loob ng kotse, is, apat na tao yan normally eh. Kasama mo is, yung ikaw na magda-drive, na mag-exam, katabi mo, yung professor mo, and then sa likod, yung examinador, at yung isang mag-exam na kasama mo din. So, ang mga examinador, Spanish yan. Spanish ang salita nila. Kung halimbawa sabihin, la proxima, ganito, next na, ano ba yan? Next na, ano, next na Glorieta, o next na lalabasan natin, ganito, ganyan. Spanish lahat yan. Hindi niya yan sasabihin sa English, sa Chinese, sa Russian, sa Tagalog. Spanish yan. Kaya, tanggalin niyo yan sa isip niyo yung mga medyo doubt sa ano na, ay, mag-English, ano na lang ako, class, ganyan. Hindi, kasi sa araw ng exam, mahihirapan din talaga kayo ng first exam, theory na exam at final na exam. Yung theory, hindi ko lang sure kung merong English. Wala siguro. Feeling ko wala. And then, yun nga, yung final exam talaga, yung mga examinador, hindi yan mag-a-adapt ng language ninyo. Kayo ang mag-a-adapt ng language nila, which is Spanish. At sa mga may nagtanong din sa akin na yun nga about sa exam, yung kotse na gagamitin niyo sa araw ng exam, ng final exam ng practical exam, yun yung gagamitin niyo pa rin, yung same lang na kotse na ginamit niyo nung nagpa-practice kayo kasama yung professor niyo, pareho lang yan. Yan din yung kotse na ida-drive mo pag nag-exam ka. Yan yung kotse. Siyempre, sa araw ng exam, ang katabi, ikaw na magda-drive, ikaw na mag-exam, ang katabi mo, yun nga, yung profesora mo. Wala siyang pwedeng gagawin na matulungan ka sa araw ng exam kasi once na, may gagawin lang na kung anong movimiento yung profe mo para tulungan ka sa araw ng exam na yan, tutunog. Kasi may sariling break yan sila. Yung upuan nila, may break, may accelerador, ano yung pang bilis ng takbo ng kotse, yung level ng bilis ng takbo ng kotse. At, syempre, yung aapakan mo din pag nagkambyo ka, ano, yun. Kung anong meron ka sa upuan mo, na gamit-gamit mo sa, ano, yung aapakan mo, kung anong meron ka sa upuan mo dun sa paa mo, tatlo na yan, yan din ang meron sa profe mo. Just in case lang na emergency na araw ng exam na aksidente na kayo. So, kailangan niyang ano yun. Pero, during na exam, wala siyang gagalawin. Kasi, kahit anong movement lang niya, tutunog yan. Kung anong movement niya na para tulungan ka, tutunog yan. So, pag may tumunog sa side niya, malalaman ng taga-exam na tumulong siya. So, bagsak agad kayo. Kaya pag-igihan niyo yung final exam na practical na yan. Yun nga, yung mga tatlong exam na ginawa ko na yun, super nervous ako. Kasi nagtatake lang ako ng tea na pangpakalm. Ganun lang yung capsule na pangpakalm. Pero binibili ko siya sa herbolario. So which meaning, ano siya? Natural. Hindi gumana sa akin. So, ang ginawa ko, yung panglimang exam ko, nag-take ako ng dalawang pang-calm na hindi kanya patutulugin, ha. Maganda tong binigay sa akin. May nagbigay lang sa akin. So, kung gusto nyong, sa mga kukuha ng exam, na kung gusto nyong pumasa na isa kayo, sa kagaya ko kayo, na sobrang nerviosa, na matatakutin sa mga ganyan. Hindi ako takot mag-drive.
yung kinakatakutan ko yung magiging reaction ng yung examinador sa likod. Yun ang kinaka-worry ko. So, kinakain ako ng nervyos ko. Ayun, nag-take ako ng dalawang tablet ng pamparelax. So, yun, pumasa ako. At, isa pa, super grabbing duper sinuwerte ako sa taga-exam namin kasi dalawa kaming nag-exam, lalaki, isang lalaki na Spanish, tsaka ako. Pareho kaming sinuwerte kasi mabait yung taga-exam namin. Ang ginawang exam lang sa amin is 15 minutes. So yun, konting ikot-ikot lang dun sa area, tapos pinabalik kami sa sentro de examen na tinatawag. So yun, ang kwento ng aking journey kung paano ko naabot ang aking kung paano ko na-achieve ang aking dream na magkaroon ng driver's license sa Spain, na sabi ko gusto ko kasi pagdaanan pwede na naman akong pag umuwi ako ng Pilipinas, kuha ako doon, ayoko yun. Gusto kong dumaan ako talaga sa hirap bago ko ma-achieve yung mga bagay-bagay, sa totoo lang. At saka, iba ang pag kumuha ka ng driver's license dito, iba. Iba na, sa Pilipinas kasi parang madalian lang, ganyan. Wala kang gaanong aaralin ng mga mabibigat, ng mga ganito, ganyan. Pero dito sa Spain, talagang marami kang matututunan pag dito mo kinuha. God bless you guys. Sana i-guide kayo na makapasa agad kayo para hindi kayo magastusan ng sobra-sobra. Bye! Thank you for watching, guys. Mga dai, salamat. Dudongs, mga kadudongs. Kadudongs. Ang dami, Salamat. Sana nakatulong sa inyo itong aking vlog this time. Ulit.